At andito na siya, mga kapuso, live na live sa unang hire at Mike Tan. Good morning, Mike. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, photo finish tayo. But anyway, ay, Mike, ito yung unang pagkakataon na gumawa ng docu at pelikulang pinagsama. Anong pakiramdam mo na maging bahagi ka ng proyektong ito? At ikaw ang lead, ha? Sa totoo lang, sobrang saya ko. Alam naman natin lahat na parang ilang buwan ako nawala. Oo. Pero yung pagkatapos kong gawin to, parang okay na ulit. Parang hindi ka nawala, kumbaga, because you just delved into it. Ganun kasarap yung pakiramdam after mo gawin to. Para mapakita rin sa mga tao kung ano yung dapat nilang gawin. Para makita nila yung kabilang side ng buhay ng mga tao. Oo nga naman. Eh ano ba may pagmamalaki ng iyong proyektong docu? Gumamit tayo ng makabagong camera. Okay. Yun. Actually, habang nag-shoot kami, sabi ko, ano yan? Sabi ko, ang ganda. Hindi ko akalain. Akala ko, normal camera lang siya, pero iba, papalit-palit ng lente, ang laki ng lente. Hindi ko lang alam kung pwede nating sabihin yung brand, pero ang ganda. Tapos, ang ganda ng quality kasi, actually, sobra, sa totoo lang. At pang, very ano siya, sharp. Pang HD talaga. Oo, ibang klase. Mm. So, let's talk about your role dito sa Landasan. Mm. Of course, ikaw yung bida rito, di ba? Ikaw si Jay. Ano, sino ba si Jay? Si Jay ang isang taong Riles. Okay. Siya yung typical na tao natin, yung wala nang ibang option sa laking buhay. Laking mahirap, oo. So, kung ano lang yung nasa harap niya, ano, yun na yung gagawin niya, magkaroon lang siya ng pera. So down and out siya. Yes. So base sa totoong buhay yung Landas, no, paano pinaghandaan ang role mo? Nagpunta ka ba sa talagang sariles? Nakiusap ka ba sa mga tao? Nakipag-usap ka ba sa mga tao nakatira doon sa Meriles? Honestly, wala akong time mag-prepare para dito. Pero, nakita ko na kasi yung kabilang side na yun eh. Bata pa lang ako, may mga kaibigan na akong taga-Rile. So, alam ko na kung paano sila mamuhay. Mm-hmm. Alam ko kung ano yung mga problema nila sa buhay. Tapos, habang sinushoot namin to, andun na rin ako, parang niramdam ko na rin na doon na ako nakatira. Pinapanood ko sila. Mm-hmm. Habang nagsushoot kami, makikita mo sila kung ano yung buhay nila. Pero, ang pagkakaiba talaga ng mga Pilipino sa ibang tao, masaya sila lahat. Lagi naman tayo nakangiti eh. Kahit yung problema, nakangiti tayo talaga, di ba? Hindi makikita talaga yung problema. Yun din yung pinakita, yung pinilit kong mapakita dito sa docu natin. Mm. Iba talaga ang Pilipino, very positive. So ano masaya mo sa pakikipagtrabaho mo sa GMA News and Public Affairs? This is not entertainment, di ba? This is GMA News and Public Affairs. How is it like working with the news? Well, nakapagtrabaho na ako, pero sa good news, first time ko makatrabaho ang News and Public Affairs sa drama, sa pag-arte. Iba. Iba? Mas challenging. Iba yung fulfillment after. Of course. Ganun. Nako, iba talaga. Okay, so Mike, anyayahan natin ang mga kapuso natin na abangan ang Landas. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Landas. Etong Linggo na po yan, 10:30 po ng gabi. Sana po mapanood nyo. Marami po kayong mapupulot na aral. Magiging gabay din natin to sa darating na botohan para makita natin kung ano talaga nangyayari sa atin kapag nagkakamali tayo ng mga taong binoboto. Yun, ilang araw na lang po talaga election na kailangan talagang panoorin ang Landas. Maraming salamat, Mike. Pero maraming salamat dito. Huwag ka muna uuwi ah. Sa mga nabiti na nakatambay natin si Mike, mamaya makakatambay pa natin siya. So abangan nyo po yan. Samantala, ito po si Rafael at si Susie.